At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Hinahanap ka nila sa gitna ng hirap, ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ng Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tayo pong lahat.
Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan. Di ka malilimot ng buong kinapal. Ikaw ay mahabag, tulungan ng Siyon, pagkat dumating na ang takdang panahon. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasak at gumuhong lubot. Tugon. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayo, pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Tugon. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o puon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtutunghayan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Tugon. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tumayo ang lahat. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng 15th linggo sa karaniwang panahon. Ang tanong, pagod ka na ba? At kung pagod na, ano ang dapat gawin? Pahinga. Diba? Minsan yung common sense natin, nakakalimutan nating gamitin. Kung pagod, edi magpahinga. Kasi kapag pagod at nagtuloy-tuloy ka pa ng iyong mga ginagawa, iinit lang ang ulo mo. At kapag mainit na ang ulo mo, kung ano-ano na ang masasabi mo, at hindi na nagiging effective. Kahit gawa ka ng gawa, marami ka mang gawain, no, sa bahay man o sa opisina, hindi ka nagiging effective. Meron bang nami-measure sa iyo na tapusin mo na lahat? Nagmamadali ka ba? Eh, ayaw naman, para bang minsan kala natin pinapatay tayo, pero pag binalikan mo, ikaw lang naman kasi talaga yung pumapatay sa sarili mo. Akala mo, inaagawan ka ng kaligayahan, pero ikaw lang din naman ang no, nag-aalis ng kaligayahan sa buhay mo. Kasi kung papakinggan natin na mabuti itong mga sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin mula kay San Mateo, sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal
at nabibigatan. Lumapit kayo kung kayo'y nabibigatan o pagod na. Hindi niya sinabing, aalsin ko lahat ng problema ninyo. Tatanggalin ko lahat ng inyong mga alalahanin. Malinaw ang sinabi ni Jesus, pagpapahingahin ko kayo. Magpahinga kayo. Ano bang kinapapaguran ninyo? Halimbawa po, anong kinapapaguran ninyo sa bahay? Pagod na kayo maglaba, magluto, maglinis ng bahay, mag-asikaso, manaway, mangaral sa inyong mga anak. So, pagod ka na ba? Ayaw mo na ba? Kasi kung ayaw mo na, eh kusa kang mamamahinga niyan. Sa trabaho, kung pagod ka na, eh di mag-resign ka na, pagod ka na pala, ayaw mo na pala. Kesa naman reklamo ka ng reklamo, nung una nagdadasal ka, magkatrabaho. Nang magkatrabaho, ngayon nagre-reklamo ka kasi pagod na pagod ka. Eh kaya lang di naman talaga tayo napapagod dahil ayaw natin magpahinga. Kaya nga mismong ang Diyos nagtalaga ng araw para magpahinga ang tao. Pero ang tao ayaw magpahinga. Ang misa, ang pagdalo sa misa ay isang uri ng pahinga. Kasi kung magpapahinga tayo, doon tayo mas nagkakaroon ng parabang tamang lugar, tamang oras para pag-isipan natin ano ba itong ginagawa natin? Importante ba ito? Okay pa ba ito? Nagiging okay pa ba ako at maging ang mga tao sa paligid ko? Ulitin ko po, no? Hindi tayo mas magiging effective kung lagi tayong pagod. Pagod na ang katawan, pagod pa ang isip. Isa naman, no? Hindi ka nga kumikilos, pero isip mo naman, utak mo naman, kung saan-saan nang pupunta. Kaya pagod. Bago matulog, ang daming inaalala. O kaya pagising, kagigising lang, mukha ng pagod. Anong nangyayari? Di ba nagkakasakit din tayo? O pag nagkasakit, isi natin sa Panginoon. E ano ba sabi ng Panginoon? Magpahinga ka kasi. Magpahinga ka at matuto. Malinaw naman, sabi, magaan yung aking mga pamatok. Alam niyo pa po ba yung pamatok? Sino pang hindi nakakaalam ng pamatok? Dati kasi dito, di ba, marami ditong kalabaw. Di ba yung pamatok yung nilalagay dito? Para na sa ganun, mas madali dun sa kalabaw hilain yung napakalaking kariton na kung ano-anong mga nakalagay ng mga paninda, pero nakakaya dahil dun sa tulong ng pamatok. Yun dito. Natutusin itong istola ng pare, pamatok, inilalagay ito. Simbolo ito ng responsibilidad na nakaatang sa balikat na kung pagod ka, edi sige, tanggalin mo. Ayaw mo na. Pero nagiging madali, no, ang lahat ng gawain dahil ito ang pamatok ng Panginoon. Kung susundan lang natin lagi, kung aalalahanin lang natin lagi. Kasi ang sinasabi ng mundo, yung pamamaraan ng mundo, nakaka-depress yan. Minsan po, kung ang isa din kasi sa nakakapagod sa ngayon, no, yung pagtutok sa social media. Nakakapagod yan. Yung ganun ka ng ganun, scroll ka ng scroll. Hindi mo namamalayan. Naubos na yung araw. Ganun ka ng ganun. Nawala na. Hindi ka na nga nakapag-focus sa gawain mo sa bahay, sa opisina. Pero mapapansin mo, bakit ka napagod? Anong kinapaguran mo? So, napagod ka lang sa kakatingin sa buhay ng may buhay ng iba.
Yung pinagkakabalahan ng iba, kinakain ng iba, binibili ng iba, napagod ka lang. Tapos pagkatapos niyan, ang sasabihin mo, aping-api ako, kawawa naman ako. Magpahinga ka. Kailangan mo yan. Deserve mo ang magpahinga. Dahil mas magastos kapag ikaw ay nagkasakit. Mahirap magkasakit. So yung simpleng pahinga, huwag mong pagdamutan ang iyong sarili. Libre yan. Sa'yo yan. Kunin mo kung may pagkakataon at lagi namang dapat magbigay ka ng pagkakataon para sa sarili mo. Sa ganon, mas magawa natin ng epektibo ang misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sinabi ni Jesus, lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya. Ang ating pong itutugon, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligali. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat walang mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Brian na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinuman ang namumuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.